si PBBM mismo just a few days ago na horrified, in quotation marks, no? He was horrified nung nalaman niya na meron palang naging gentleman's agreement between President Duterte at saka si President Xi Jinping. Ano po yung reaction? Do you still feel the same way na dapat pag-uusapan maski na may mga bulung-bulungan na parang there was a sellout, we sold out to the Chinese? Alam mo, sa totoo lang ha, hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi. Pagkat narinig na natin ilang beses yan, it's not the first time we've heard it. Sina General Centeno noon, sinasabi yan. Pati sina Secretary Del Lazaro nung siya yung defense. Narinig na natin yung agreement tungkol sa provisioning. Provisioning lang yun yung pagkain, damit, pangangailangan, basta walang construction materials. Na palalakayin pa. Yun ang usapan noon. Anyway, ang akin, hindi yan bagong balita at hindi yan nakakagulat dahil nung buhay pa yung tatay ko, parati ko narinig yun eh. Nagpipick up ng telephone yun. Pag madadali ang Pilipino sa gera o sa isang lugar, halimbawa sa Vietnam, may mga Pilipino nun. O kaya sa Middle East, may mga Pilipino nagtatrabaho nun. Tatawag talaga yun. Pipick up yun ng telepono. Tatawag. Kasi sa ating konstitusyon, napakalawak ng kapangyarihan. Napakalawak ng kapangyarihan ng Pangulo na maghasik at magbuo ng ating foreign policy. So I recall my father literally picking up the phone for the safety of Filipinos and asking for help to that malikas ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. At tutulong naman yung mga kaibigan natin, yung Iran, Iraq. Naaalala ko talagang tulong-tulong pag may problema sa Libya. Tumatawag talaga yung ama ko at sabi, anong gagawin? Eh, okay naman, Pilipino, hindi naman kami, naghahanap buhay lang kami. Maawa naman kayo, pauwiin na. At mauuwi nga. So these aren't strange or sinister machinations. These are the regular run of foreign policy and diplomacy throughout the world. Senator Amy, ang question ko, madadaan pa ba sa dialogo? Of course, meron pa rin tinatawag na preventive diplomacy na bukas pa rin yung ating mga lina ng komunikasyon between the Philippines and China. Pero don't you agree na iba yung sinasabi nila sa aktual na ginagawa nila? Very aggressive sila sa West Philippine Sea with the mga RORE missions natin. Merong tinatawag na creeping invasion. Nakita na po natin yung kanilang pagtayo ng artificial island, yung mga meron silang mga military installations already na talagang papalapit na sila, napapalapit. Pati nga itong Ayung Shoal na napakalapit sa atin and more than 1,000 kilometers away from Hainan Island, which is their nearest landmass, gustong pigilan tayo na gustong tuluyan na lang na mag-iba si BRP Sierra Madre. Is dialogue still going to work? O yung ginagawa po ng ating Pangulo na talagang he is seeking alliances already? Bagamat wala tayong armas, meron tayong matatawag na Big Brother. Meron tayong pakikipag-alyansa sa Estados Unidos, sa Japan. And then we are getting the support of the international community. Dahil talaga naman po ang aggression ng China po ay hindi naman talaga mapagkakaila, Senator. Yes, definitely. I agree. Nakakapikon sila talaga. Talaga yung pambubuli nila ay tahasan. Kawawang-kawawa na yung mga ngisda natin, ang ating fishing communities, wala nang hanap buhay, hindi biro-biro. At hindi lamang yan sa Kalayaan Islands, hindi lamang sa Palawan, kundi kung saan-saan na. No? Talagang kakaiba yung aggressive nature. Diyan sa West Philippine Sea, sampo ng Taiwan Straits. Ano? Napakalapit namin dyan sa Ilocos. Kaya alam na alam namin yan. Kaya lang, ang problema, kung hindi makikipagdialogo, ano ang alternatibo natin? Magpapatulong tayo. Alam na natin, unang-una, may hangganan yung ating sinasabing maaasahan sa ating mga kaalyado. Kasi hindi naman sila mag-all out kapag nangailangan na rin sa kanilang bansa. Nakikita natin, naghuhunos-dili rin sila. Nakikipag-usap rin sila sa China. Tayo, hindi tayo nakikipag-usap. Sila, panay ang dialogo. Ikalawa, nakikita rin natin na may eleksyon sa US. At
talagang kung tutuusin, hindi masyadong maganda yung kalalabsan ng kanilang foreign policy ng mga Amerikano. Maraming reklamo sa Europe, sa Ukraine, maraming reklamo sa Middle East. Dito lamang sa Asia na maipapakita nila na nagkakaisa. So siguro, isipin lang natin ano ang nangyayari sa US pagkat pagdating ng November, baka naman nag-iba na yung klima ng politika sa US at yung papasok na presidente, iba na. At iba na ang pakiwari at sinasabi nga ni nung kalaban ng incumbent ngayon na America first na uunahin at you fight your own war, sinasabi. So, mahirap asahan yung ganyan, ano? Kasi talagang mabigat yan. Hindi ko sinasabi na kailanman ia-atras natin ang ating karapatan at yung ating teritoryo. Mm. Ang ating gagawin, panay na lang yung note verbal. Papalik-balik yung note verbal. Nakaka-600 na tayong note verbal. Nakainip na. Mm-mm. Tapos ipapatawag yung ambassador ng China. Ipapatawag yung ambassador ng Amerika sa ng Pilipinas sa Beijing. Puros ganun eh. Mm-mm. Wala ka naman nangyayari. Ang akin, unang-una, nabanggit mo yung Ayungin Shoal. Ang problema dito, hindi naman tayo lamang ang claimant. Ang dami-daming claimant. Ang akin, magkaisa muna tayo sa lahat ng claimant. Bakit hindi magpulong-pulong lahat ng claimant? Including China. Pag-usapan yan. Kasi ang Taiwan, claimant din. Vietnam, claimant. Doon sa Second Shoal, may claimants rin tayo. Brunei, Malaysia. Ang dami natin eh. Nasa 5-6 na claimants dyan. Bakit hindi magtipon-tipon? So ang akin, yung multilateral action, maganda yan. Dalhin natin sa ASEAN. Lahat ng ASEAN, kakampi natin. Marami rin dyan, claimant din sa ibang lugar. Indonesia, di ba? Kasama rin natin. At yun nga, yung Japan, claimant din yan. At eto nga, ang ating stand, dalhin rin natin yan sa UN at sa iba't ibang lugar. Oo naman, tama naman yun because we have to assert our territory. Mm-hmm. And aside from all these legal means, yun nga, yung sinasabi ko kanina, yung SRDP. Para sa akin, three-pronged approach, magdialogo tayo. Kahit pikon na pikon na tayo, ganyan naman, miski sa away sa pamilya, kailangan mag-usap eh. Walang katapusan yan eh. Mm-hmm. At talagang mananatiling kapitbahay natin ang China forever and ever. Ang trade natin, siya ang ating number one trade partner. Mm-mm. Halos kung pumunta ka sa grocery, magugulat ka kapag hindi galing China, di ba? Halos ang dami-daming produkto, mabubuhay ba tayo niya? Nako. Kaya't ito ang problema. Hindi natin kaya magsalita ng maanghang, magbastusan, magbardagulan, kahit mainit na ulo natin dahil anything is better than war. Kailangan gawin natin lahat upang maibsan ang init dyan at maiwasan ang gera. So, Senator, what is your position dito po sa nangyari last Sunday? Yung nagkaroon po ng joint, ano po, yung exercise, di ba? Australia, the US, Japan, and the Philippines, no? Tapos, sinabayan ng China rin, although wala naman daw, buti na lang nagkaroon ng alitan. Kayo ba ay kontra rin po dito sa mga joint maritime exercises na ginagawa? Nasabi, it's not naman really a show of force, pero it's a show of unity na we want to maintain freedom of navigation dito sa West Philippine Sea. Okay naman, para sa akin, maganda naman kasi nakakasindak, nakakataba ng puso at na-inspire naman lahat na marami tayong kaalyado. Kaya lang, yun nga, on one hand, hopefully, hindi naman itong false expectations ano, na sa hindi maasahang pangyayari, talagang darating lahat yan. Mm. Ikalawa, wag naman umabot itong mga joint exercises na to na naiinis na yung China sa atin at magkaroon pa ng siklaban dyan. Yan ang problema dyan. It's sort of two-pronged. Ang akin kasi, ever since, ang aking stand, sana yung mga claimant ang mag-joint patrol. Isama natin yung mga may claim dyan. Lahat ng may claim na nabanggit ko kanina, Brunei, Malaysia, lahat yan, Vietnam, magkaisa tayo sa kanila. Yung mga hindi claimants, katulad ng Japan at ng US, wala naman silang pakiwari dyan. Lalo Australia, layo-layo nila. Bakit sila nandyan? Sana yung claimants muna ang magpatrol dyan para walang alitan. Kasi alam naman natin na we have conflicting claims. Yeah.
together. Senate 25. Senate 25.